Ito mga kapatid, may problema yung ating Colt. Na problema ito ay pwede rin mangyari sa inyo, wag naman sana mga kapatid. So ang nangyari dito kasi, pinark lang sa gas station kasi nag-jingle lang. Pag-park ko, ayaw na mag-start. Yun, ayaw na siya mag-start mga kapatid. Malakas ang kanyang baterya. Okay ang connectors, yung wiring harness ng papuntang starter, ignition. Ang problema, starter mga kapatid. Pag nangyari sa inyo yung ganito, halimbawa, nagpagas lang kayo, o kaya nag-jingle kayo sa gas station, tapos pinatay niyo yung makina, tapos biglang ayaw na mag-start. Ang nangyari lang, ano lang, pagka kinakrank mo yung susian, ginaganon-ganon mo yung susi, ayaw na mag-start. Pag nangyari sa inyo mga kapatid, pwedeng ang problema nun ay sa ito. Pwedeng sa susian, naglo-lose contact. Kadalasan niya mga kapatid, kahit malamig ang makina, minsan lose contact. Pag ganun. Ang siste kasi, mainit na yung makina, nakabiyahin na ako ng malayo. Tapos, pagpatay ko, umihi lang ako sa may gas station, nakihihi ako sa CR nila, ayaw na mag-start ng pa-handling ko. So either dito, pwedeng may problema dito, or pwede rin sa may starter niya mismo, pwedeng lose contact yung connector ng starter sa may solenoid switch, or mismong sa mismong carbon brush, or pwede rin kulang sa linis na yung iyong starter assembly. Pero siyempre bago ang lahat, shout out po muna kay Sir DJ Alcoriza. Ayan. Sir, salamat po sa suporta sa aking mga ginagawang kalokohang ito. Eh joke lang. Salamat sir, salamat sa inyo. Ayan, kapag nangyari sa inyo mga kapatid, may solusyon naman dyan. Pero pakita ko muna sa inyo. Ito, malayo na nabiyahe ko. From Santa Rosa, Laguna. Nandito na ako sa Pila, Laguna. So normal operating temperatures is 87. Ayan. Tignan nyo mga kapatid ha. Pag pinatay ko yung makina, ayan, papatay natin yung makina. Maandar yan. Kita nyo, umiikot yung belt, umaandar yung makina. So pag pinatay ko to, hindi to yung start mga kapatid. To see is to believe. Patay natin. Ayan. Matay na yung makina. Ayan, tingnan nyo mga kapatid ha. Kung umi-start man, napakaswerte. Pero, tingnan nyo ha. Ayan, ganyan mga kapatid. Kapag nangyari sa inyo yung ganyan, kadalasang problema nyo mga kapatid sa starter yan. Either solenoid o sa loob mismo ng starter. Kulang sa linis. Minsan kulang na sa linis yung loob ng starter mo. Sobrang kapal na ng carbon, yung dumi. Ayan. Yung pulbus na carbon ha, hindi yung carbon brush ha. Ayan o. Kahit ilang beses mong i-start yan mga kapatid, walang mangyayari, hindi mag-i-start yan. So ang solusyon dyan, palalamigin mo yung makina. So kumain ka muna mga isa dalawang oras. Para mag-start yan. Kasi matagal ng problema ng coaching to. Matagal na to. Kaya lang ang nangyayari kasi pag-alis ako ng umaga, madaling araw, papunta ako ng Santa Rosa sa trabaho ko. Tapos pag dating ko doon, syempre pa-park ko, ang alis ko na ay alas 3 na ng hapon, syempre malamig na yung makina, one click na siya. So kapag malamig yung makina, malamig na yung starter mo, i-start na yan, one click na yan, malakas na ulit, parang walang nangyari. Pero pagka, halimbawa yan, nag-park ka lang, mainit yung makina, tapos nag-park ka, tapos in-start mo, ayaw mag-start. Yun, kadalasan doon ang problema sa solenoid o kaya sa mismong starter na yung kanyang loob, kulang lang sa linis. Kaya yung mismong carbon niya. Ayan o, yun yung kanyang sa may bandang starter, hindi lang makita mga kapatid. Pero may solusyon dyan. Kung alam nyo ganyan ang problema ng inyong kotse at hindi nyo pa mapagawa-gawa, dahil syempre, halimbawa, busy kayo sa trabaho, ipark nyo sa medyo slant, yung medyo palusong na nakaganyan. At ito yung sasakyan ninyo. Ito yung, itong dulo ng daliri ko, yung harap ng sasakyan. So ayan, park nyo sa naman medyo nakaslant, kung marunong kayo ng tinatawag na kadyot. Ayan. Yun yung ano, yung nakakambyo ka ng, nakakambyo ka ng, bawa, teresera, kaya kwarta, nakakambyo mo, pag nakakambyo yung shift lever mo, ataka mo yung clutch, naka-on yung susi. Dapat naka-on. So ito, may video tayo. Pakita ko sa inyo yung video. Ito eh, mga kapatid, papaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung sinasabing kadyot sa sasakyan. Sa sasakyan, ha? Malinaw yan. Kapag ka may problema yung starter ninyo, isa to sa solusyon para mapastart nyo yung sasakyan. Alam na alam to ng mga jeepney driver, yung mga veteranong driver. So ang gagawin nyo lang,
dapat naka, kung nasa slope, pa-slope, mga palusong, yung park ng sasakyan ninyo, mas maganda para mas mabilis yung pagtulak ng sasakyan. Pwede rin namang hatakin ng ibang sasakyan, tapos tsaka nyo yung start. So, para magawa niya yun, kailangan may magtutulak na tao, syempre, or may babatak na sasakyan. Dapat naka-on din yung susi. So, ito kasi walang problema itong G4 natin, walang problema itong sasakyan ginagamit natin ngayon, i-demo ko lang sa inyo. So, ang road condition ngayon ay pantay. Ayan, pantay yung kalsada. Since walang magtutulak, walang babatak na sasakyan, ipapakita ko lang sa inyo. Ang gagawin ko is paandarin ko yung sasakyan at least mga 40 kilometers per hour, 60 kilometers per hour. Papatayin ko yung makina, ignition on ko. Then, ikakadyot ko yung sasakyan. Kakambyo ko ng kwarta or tercera. Ito ay huwag niyong gagawin ha, ng paulit-ulit, kasi ito ay ginagawa lang for emergency purposes, mga kapatid. Okay, let's do this. Ang gagawin ko, papatayin ko muna yung aircon, syempre. Patayin natin yung makina. Okay? Tapos iyo, pag para magawa niyo to, kailangan naka-ignition on. Makikita niyo dito. Ayan, naka-ignition on. Naka-ilaw dapat yung indicator, naka-ignition on. Tapos i-start natin kasi paandarin natin. So let's go. Paandarin natin ng 40 kph. Makikita nyo, papatayin ko yung makina. Okay. Ayan. Namatay ang makina. Ignition on, 60 kph. Lagay nyo sa 4th gear. Ayun. Mandar na siya, mga kapatid. Ganun lang. Napakasimple, di ba? Pakita ko pa ulit sa inyo. Isa pa, ha? Patakbuhin ulit natin ng 40 kph, o mga 60 siguro. Kunwari namatay ang makina at kailangan magtutulak, kailangan ng babatak na sasakyan. So, game. Ayan, patay. Ignition on. Tumatakbo ng 60. Cambio mo ng 4th gear. Kadyot, bitaw ang clutch. Okay, maandar na yan, mga kapatid. Ganun lang po. Magagamit nyo yan for emergency purposes lang. Huwag nyo gagamitin sa pag-aaral. Mahirap, baka masira yung mga support. Yung engine support, transmission support, baka masira, tsaka baka may damay pang ipapyesa. Ginagamit lang yan for emergency purposes, mga kapatid. So yun, ganun mga kapatid. Isa sa mga solution yan. O kaya, ipatulak ninyo. Kung marami magtutulak, patulak nyo na. Tapos kadyot lang, mga kapatid. Kasi kahit i-jumpstart mo yan, kahit i-jumpstart mo yung makina, hindi i-start yan, mga kapatid. Kasi mainit yung loob ng starter mo. Sa sobrang init niyan, hindi niya kayang paikutin. Hindi kayang paikutin nung starter yung makina. Para siyang sa sobrang dumi kasi, sa sobrang dumi na ng loob ng starter, hindi na makapenetrate yung kuryente na mabuti sa loob ng starter mo. So kailangan ipalinis, ibaba yung starter para magamit mo na siya kahit nag-jingle ka lang o kaya bumili ka sa nagpatay ka ng makina. Pag-start mo, gagana na yan. Mas madumi lang yan. Kasi kaya nasabi ko madumi lang yan, okay na yung linya ng starter, yung starter niyan, yung linya, connection, nagawa ko na yan. Yung susian, walang problema yan. Ang problema talaga dyan is starter. So kapag nangyari sa inyo, ang pinaka-suggestion ko, ipahinga muna ninyo, hayaan nyo muna lumawag, siguro mga 1-2 oras. Yan, kung medyo nagmamadali kayo, pwede nyong ipatulak. Hanap kayo na magtutulak. Bigyan nyo naman ng abala yung magtutulak, mga kapatid. So ayan, mga kapatid, sana may natutunan kayo sa ginawa kong video ito. Pagkaganyan ang problema ng inyong sasakyan, yung nagpark lang kayo, tapos mainit yung makina, nagpatay kayo ng makina, ayaw na mag-start, yan ang problema. Madalas starter. Yung kulang na sa linis, o kaya may problema talaga yung starter assembly mo. Malalaman yan ng electrician. Pag dinala nyo sa auto-electrical shop, check nila yan. Ayan. So shoutout po kay Arvin Villanueva, tsaka kay Kurt Rosales, and then kay Lance Manansala. Ayan, tatlong magigiting. Tsaka kay Sir Hector Agustin, mga kapatid. Shoutout po sa kanila. Ayan. Pagka ganyan ang problema ng sasakyan, may mga solusyon naman dyan. Pag manual lang ito, mga kapatid, ha? Kasi pag automatic, hindi siya na ikakadyot. So kagaya ng makita niyo sa video, kakambiyan ng tercera o yung kwarta, apak sa clutch, nakasusi yung naka-on. Kasi kahit anong gawin mo,
hindi yan i-start. Dahil may problema nga yung inyong starter assembly. Para mapatunayan natin, baka sabihin na nagbibiro tayo ng ganyan ng problema. Ang araw ngayon ay October 26, 5:43. Bukas, pag malamig na yung makina, October 27, either umaga o kaya pag uwi ko galing trabaho, i-start natin. Makikita nyo ang bilis ng crank niyan, mga kapatid. Yan. Kasi kaya nga, kahit matagal na itong problema ng sasakyan to, hindi naman ako kinakabahan. Kasi pagdating ko ng pag-alis ko ng bahay papunta ng trabaho ko Santa Rosa ay umaga, nakakarating ako doon ng 6 o'clock na umaga. Pagkapatay ko ng makina, hapon na ulit ang andar nito, mga kapatid. So sa hapon, mga 3 o'clock, pag start ko, mabilis ang crank kasi malamig yung makina, malamig yung starter. Ayan. So ang solusyon nga, kadyot. Kung hindi, halimbawa, nagpark kayo sa alanganin, namatay, ipahinga nyo na muna, maghanap kayo ng kakainan o matatambayan muna, mga kapatid. Or, pwede nyo ipatulak. Ayan. Kahit i-jumpstart ninyo yung makina, kahit i-jumpstart nyo yung battery, hindi yan i-start, mga kapatid. No, tingnan natin bukas, ha. Pakita ko sa inyo, i-start yan. O, October 26, 5:54 ng hapon. Bukas, October 27, i-start ulit natin. Ito, mga kapatid, para patunayan ko sa inyo na starter ang problema, andarin natin na madaling araw. So, ang oras, ayan, 4:54 ng umaga, Thursday, October 27, kahapon ay 26, syempre. Nakalipas na yung magdamag, malamig na yung starter niyan. Try natin i-start. Ayan, andarin natin. Kasi baka sabihin ninyo, pag mamayang hapon ko pa gawin, baka sabihin nyo, ginalaw na yung starter. So, sino ba naman ang gagawa ng gantong oras, diba? Kaya madaling araw natin paandarin, mga kapatid. So pwedeng tulak ang solusyon dito, tulak ang sasakyan. Minsan naman ay kulang din sa body ground yung engine, yung pinakang engine assembly niya. Pwede mo siyang lagyan ng ground papunta sa body. Minsan kulang sa body ground, o kaya itulak mo lang yung sasakyan, aandar na yan, mga kapatid. So ito, try natin. Ano lang, mga kapatid, yung sinasabi kong body ground, halimbawa may cable ka, ito, halimbawa ito, meron siyang negative ground, negative yan, pwede kang kumuha ng isa pang kable, tapos digit mo lang kahit saan dyan sa body ng sasakyan, then itap mo sa mismong, halimbawa sa intake, yan dito. Pwede kang mag-tap dyan, parang body ground. Minsan kasi kulang lang sa ground, kaya minsan ang hirap i-crank ng starter yung crankshaft mismo. So minsan, doon nakukuha yung ganun problema. Nakukuha sa ganun, dagdag lang ng body ground. Or talagang kailangan mo lang i-pull out yung starter assembly. Kaya malino, mga kapatid, ha. Nakita nyo, umandar na kahapon. Nakita ninyo na hirap na hirap na siya dahil mainit yung makina. So ayan, no, 4:57, papasok na tayo. Ayan, October 27. Kasi ang gagamitin natin is yung G4. Iwan natin ito dito. Yun.